Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang siya malulooban ng bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais makasama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo'y nagsisimba sapagkat naniniwala tayo na si Jesus Nazareno ang tanging makapagdadala ng ating panalangin at alay sa ating mahabaging Ama. Tayo narito sapagkat nagtitiwala tayo sa pag-ibig at awa ni Jesus. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito sana ho ang laging matandaan nating diwa kapag tayo nagsisimba. Humihiling tayo kay Jesus Nazareno na dalhin ang ating alay at panalangin sa Ama sa Langit. Ito ang diwa ng mga unang pagbasa natin nitong mga nakaraang araw. Sulat para sa mga taga-Hebreo. Si Jesus ang kataas-taasang pari. Hindi lang makaminsan masabi na ito rin daw ang maunawaan natin kung bakit natin tinatawag siyang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang Padre ay katulad ng isang pari. Ngunit kakaibang pari si Jesus Nazareno sapagkat siya ang kataas-taasang pari. Kami pong mga pari ay nakikibahagi lamang sa pagkapari ni Jesus Nazareno. Animoy umaangkas lang tayong lahat
sa Kanya, sapagkat Siya lamang ang makaniniig sa Ama. Kahit ang panalangin ng mahal na birhen ni San Juan Bautista, dadaan pa rin kay Jesus Nazareno. Sapagkat si Jesus Nazareno lamang ang tagapamagitan ng tao sa Diyos Ama. At yun ang ginagawa natin tuwing Misa. Sumasabay tayo sa pag-aalay ni Jesus. Hindi pinapako si Jesus tuwing Misa. Inaalala lang natin ang Kanyang sakripisyo. Sabi nga sa unang pagbasa, sapat na ang isang alay ni Jesus sa krus. Kung tayo kailangan nating magsimba araw-araw, linggo-linggo, kailangan nating manalangin at mag-alay miyat-miya. Si Jesus, isang beses lang, pinawi na Niya ang kasalanan. Ang ginagawa natin sa Misa, inaalala natin ang walang hanggang pag-aalay ni Jesus. Kaya nga sabi rin sa unang pagbasa, pagbalik ni Jesus Nazareno, hindi na siya upang pumawi ng kasalanan dahil nagawa na niya yun sa krus. Sa pagbabalik ni Jesus Nazareno, iaalay na niya sa atin ang kaligtasan na naganap niya nung siya'y nag-alay sa krus. Sabi nga, iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yun ang mangyayari sa dulo ng panahon. Ang mga nag-aantay sa Kanya ang makatatanggap ng kaligtasan. At sino yung mga nag-aantay sa Kanya? Wala namang sa atin buong araw nakatingin lang sa langit at nag-aantay kay Jesus. Ang nag-aantay kay Jesus ay yung mga taong marunong magsisi. Ulitin ko po mga kapatid, ang taong nag-aantay ng lubos sa pagbabalik ni Jesus sa Nazareno ay ang mga taong nagsisisi. Yun daw ang pinakamainam na paraan maghanda sa pagbabalik ni Jesus sa Nazareno. Yun daw ang mga taong lubos na makatatanggap ng biyayang ginanap ni Jesus nung siya'y nasa krus. Sapagkat ang pinakatumpak na biyayang nangyari sa krus ay ang ating kaligtasan at kapatawaran. Ngunit matatanggap lang natin ang kapatawaran kung tayo'y magsisisi. Alam niyo mga kapatid, gustong-gusto ni Jesus Nazarenong maligtas tayong lahat. Kung tatanungin niyo ako, gusto ba ni Jesus Nazarenong yumaman kayo? Hindi ko alam. Gusto ba ni Jesus Nazarenong magkaasawa kayo? Hindi ko alam. Gusto ba ni Jesus Nazareno mag-abroad kayo? Hindi ko alam. Pero kung tatanungin niyo ako, gusto ba ni Jesus Nazarenong maligtas kayo at mapatawad kayo? Tiyak ko, gustong gusto niya. Pero maibibigay lang niya sa atin yon kung tayo'y hihingi ng tawad, magsisisi. Kaya nga sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus sa Nazareno, ang hindi mapapatawad na kasalanan ay ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. At ano raw ang kasalanan laban sa Espiritu Santo? Ito ay ang pagtanggi sa awa ng Diyos. Kapag nagmalaki ang tao, hindi na niya makita ang mali. Kailan ba hindi tayo nagsisisi? Kailan ang pagkakataong ayaw mo humingi ng tawad? Balikan natin yung nakaraan natin. Bakit ayaw mo mag-sorry sa isang tao?
Kasi pakiramdam mo, hindi ka mali. Kaya minsan di ba nangangatwiran pa tayo? Kahit nakasakit ka na, anong kakatwiran mo? Eh siya naman kasi nauna eh. May ginawa kang mali sa kanya, pero ano ikakatwiran mo? Eh palagi niya kasing ginagawa eh. Kailan yung pagkakataong ayaw nating magsabing I'm sorry o patawad? Yung pinaninindigan natin kahit alam nating mali. Pride. Yun daw ang hindi mapapatawad ng Diyos. Kasi kahit gustuhin ni Jesus, pero kung ayaw natin, wala ho rin siyang magagawa. Kaya ang tunay na nag-aantay sa pagbabalik ni Jesus Nazareno ay ang taong mapagkumbaba, inaamin ang kanyang kahinaan at kasalanan. Sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin na ang unang dalihin ni Jesus Nazareno sa Ama na inaalay natin tuwing tayo'y nagsisimba, na tuwing tayo'y nagdarasal, ang unang dalihin ni Jesus ay ang ating pagsisisi. Huwag ho tayo matakot aminin sa Kanya ang ating kakulangan, sapagkat walang ibang hangad si Jesus Nazareno sa atin kundi tayo maligtas at mapatawad. Amen.